Bagkus dapat kapayapaan nawa ang unat maghari sa ating buhay at isipan. Naway magpatawad tayo at matanggap natin ang kapayapaan ng ating Ama na siyang magharit sa ating buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang tanghali po sa inyo. Ako'y magsiservis po, mag-iinsenso po ako sa Bataan. Yung sa pamilya Mortel po, na kahapon na pinuntahan po, hindi na ako naka-apply ng video. Pero po kung marami daw po nagpaparamdam doon at nagkakaroon ng mga pantalyo mga tao. Pero nakita ko na po ito po yun. At ito lang po masasabi ko sa iba pong nagpapagamot sa akin. Yung isang araw, nakaraan araw pa, sa sunod na araw po, may nag-message sa akin sa Facebook ko at saka sa number ko na inuutusan niyo ako na kayo ay pinukulaw at hindi kayo mapagamot ng ibang manggagamot kaya sikat pa ito, napatayin ko sila. Kahit din yung kagabi may nag-message sa akin. Dahil alam nyo, nangangailangan ako ng pera dahil magpapagawa ko ng patungan at saka dito, inuudyokan nyo ako maging masama. Tandaan nyo, hindi nyo kailangan manggagamot. Pumunta kayo sa mga magkukulam. Hindi katulad namin bilang instrumento ng Diyos. Yun ang kailangan nyo. Hindi inutos ng aking Ama na ako'y pumatay na kapwa ko tao. Binigyan niya ako ng karunungan para maggamot at lipunin ang lahat ng mga demonyo at ibalik tayo sa pananampalataya. Ang galit ay natural lang yan. Huwag lang natin alagaan. Kasi pag nagalit tayo, pag inalagaan natin, sinasamba na natin si Satanas. Ang tungkulin ko ay ibalik tayo sa kananal at pananampalataya at lipunin ang mga demonyo. Ang mga demonyo ko lang, ang mga demonyo ay yun ang nilulusaw ko at binabalik ko sa impyerno. Yun sila ang mga pinapatay at ibinabalik doon sa kumukulong, asopre o apoy. Ang mga mangkukulam ay may kahinaan din. Lahat sila, mga tao lang sila, nasasaktan at susugatan. Kung ikaw ay magiging matatag sa panalangin at pananampalataya, hindi ka nila kaya pasukin. Bakit ba sinasabi ng ibang manggagamot na hindi naman lahat pers-pers ang kakayahan namin? Sa kinulam ka nito ng kaibigan mo, ganyan kaibigan ng kamag-anak, etc. Okay, basta-basta naniniwala. Maaari kung nakausap niya lang talaga to. Binibigyan namin sila ng isang pagkakataon na magbago. Pinatanggalan namin ito na karunungan yung mga magkukulam at tinuturo namin ang dasal para kontrahin kung sino man nagdarasal sa'yo. Yun lang ang tungkulin ko. At bawasan ang kapangyarihan nila at tanggalin at putulin ito sa kadiliman. Yun ang mission ko, hindi para manakit. Kung pupunta kayo dito sa bahay para yung naiuutos niyo sa akin, wala kayong karapatan na utusan ako. Ang aking Ama lang ang ibig kong susundin ko lang. Siya ang nagbigay ng karunungan nito, ang nang mayroon ako. Binigyan ako ng Panginoon ng Kristo na kapangyarihan para maglingkod sa mga taong nangangailangan ng tulong sa spiritual, hindi para pumatay ng kapwa ko tao. Inusgahan ko lahat yun. Hindi lahat naman kasi na kinukulam ay mabuting tao. Meron din kaya sila kinukulam. Iba-iba nga lang, karamihan ay hindi. Ang galit ay natural lang. Huwag lang natin alaga. Yun lang po at maraming salamat. Pasensya na kayo kung gustong pumunta rito at para papatayin nyo sa akin ang mga kaibigan ko. Ano nyo, huwag na kayo pumunta. Dahil hindi rin ako bibigyan kapangyarihan ng aking Ama. Dahil ang pagginamit ko sa pagkakamali ko, yung sarili nyo lang iniintindihan nyo. Kaya nga tayo may mata at bibig para tayo magdasal. At bagkos ito, ito malbog lamang. At tinuturo naman namin ang dapat nyo gawin para hindi kabla tayo. Kung sana nakakausap sa spiritual na totoo naman na sinasabi nyo, kaya namin bagabagin nyo. Yun lamang. At maraming salamat po. At muli ako ay alis at mag-iinsenso.